Trabahunters all over the world, dito po sa Trabahanap, may trabaho. Sa inyong lahat, nandito po tayo ngayon sa Las Casas sa Quezon City upang magbigay ng serbisyo publiko, inspirasyon at mga aabangan ngayong bagong taon. Welcome po sa ating special episode ng Trabahanap Live, the year-end special. Ako po si Kalad Karen, ang makakasama nyo ngayong araw. And speaking of aabangan, ngayong 2022, patuloy pa rin po ang banta ng pandemya. Pero hindi po tayo hihinto sa paghatid ng opportunities, mga bagong kwentong magbibigay inspirasyon, mga bagong kaalamang makakatulong po sa inyo, at mga bagong features sa trabahanap.com upang mas mapadali ang inyong paghahanap ng trabaho. Kaya ngayong bagong taon, isang malaking pasasalamat muna sa nagdaang taong 2021. At isa na rin po sa pinagpapasalamat po natin ang patuloy na paglawak ng naaabot ng ating programa. Ang pagkakaroon ng Trabahanap sa iba't ibang entertainment programs ng Kapamilya Channel at Sinimo upang mas maabot at mas matulungan pa ang ating mga Trabahunters at Kapamilya na TV ang main source of information. Trabahunters, dahil 2022 na, panibagong pagkakataon po ito para makapaghanap ng trabaho. Pero ang tanong, ano nga ba ang dapat pang abangan ng ating mga Trabahunter? Ngayong 2022, ang plano ng Trabahanap ay magbigay ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Mas maraming trabaho, mas makatulong sa bawat job hunter, at sa pagtapos ng 2022 ay makatulong sa pagpapababa ng unemployment rate. Vision po ng Trabahanap na magsilbing tulay between applicants and employers upang sila po ay makahanap ng trabaho. Naniniwala po ang Trabahanap na sa ganitong paraan ay makakatulong ang programa at ang website sa pagbibigay ng mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Nais din ng Trabahanap na maghatid ng mga bagong kwento na mas makakapag-inspire sa inyo. Gusto rin ng Trabahanap maging one-stop shop para sa mga Trabahunter nang hindi na sila mahirapan sa paghanap ng trabaho. Isa sa mga adhikain ng Trabahanap ay ang makapagbigay ng mas maraming job opportunities sa ating mga Trabahunters ngayong taon sa tulong na rin po ng ating programa at mga guest employer. Kilalanin po natin ang isa sa mga partner employer natin na nakapagbigay ng maraming job opportunities at nakatulong sa ating mga Trabahunters, ang Great Hope Integrated General Services. Panoorin po natin ito. Hi, magandang araw. Ako po si Elise Go, isa sa mga owners ng Great Hope Integrated. Ang Great Hope Integrated ay isa pong manpower agency kung saan kami po ay may mga merchandisers, mga janitorial service at encoders ay iba-ibang companies. Kami po ay nasa industriya ng mga more than 16 years na po. So, kaya po ang Great Hope ay nakipag-ugnayan sa Trabahanap dahil kami po ay laging may continuous need, no, for manpower, and sa ngayon po ay kailangan po namin ng iba-ibang pamamaraan ng recruitment, at isa po doon ay ang pagkuha ng mga tao through online jobs, no. So kaya po kami ay nakipag-ugnayan sa Trabahanap. So, mula po nung first guesting namin sa Trabahanap, nakuha naman po kami ng mga, nakapag-hire po kami mula sa Trabahanap. So, maganda po yung response na nakuha namin from people na kilala namin dahil sila po ay nag-message na nakita po yung aming interview, nakita po yung aming mga needs, at syempre nakadagdag din po yun ng credibility lalo sa aming
company bilang na-interview po kami sa isang platform kagaya ng Trabahanap na isa pong very credible platform. So, syempre nakadagdag po yun sa aming kumbaga credibility as a company. So, marami naman po kaming nakuhang mga inquiries for the job openings namin. Kaya po kami ay nag-decide na mag-subscribe na rin po ng tuluyan sa Trabahanap. So this year po, I think more than hundreds po no, ang ating mga trabaho na nabigay this year. Kami po ay pinalad na yung aming mga openings ay nasa mga essential industries kagaya ng supermarket. Kaya po, tuloy-tuloy po yung pangangailangan natin ng tao, no? Kagaya ng mga delivery helpers and merchandisers. So, meron po kaming mga na-hire from the Trabahanap platform out of sa mga 100 plus po na naming na-place this year. I guess yun pong matutulong pa ng Trabahanap for the Filipinos in the future. Isa pong pumapasok sa isip ko ay syempre marami rin po tayong mga kababayan mula sa ibang bansa na highly skilled na maari pong naapektuhan nitong pandemic na nakabalik po dito sa Pilipinas. So maari din pong maging daan ang Trabahanap para sila po ay ma-place again sa mga kabuhayan na trabaho dito sa atin. Marami naman din pong mga industries ang nagbubukas kagaya po ng ating mga logistics industries, no, delivery. So I think malaking bagay po yung online platform, lalo po sa safe way po ng pag-a-apply na hindi po kailangan na pumunta sila ng office, but mainly through online po ang application. So I think yun po yung malaking bagay na may tutulong ng Trabahanap, lalo in the future given the new normal na tayo po ay online, pati po yung mga kababayan natin sa ibang bansa ay malalaman po ang tungkol sa mga job openings through Trabahanap. Ngayong bagong taon, gawin po nating inspirasyon ang kwento ng ating trabahero na si Patricia Marie Asuncion, isang first-year college working student na talaga namang nagsusumikap sa pag-aaral at pagtatrabaho para matulungan at makabawi sa kaniyang pamilya. Panoorin po natin ito. Ako po si Patricia Marie M. Asuncion. I'm 20 years old and customer service representative po ako at Probe Group. First job ko po ito, and then I'm currently po a working student and first year college po ako, and ang course ko po is Bachelor of Secondary Education major in English po. So parang source ko po tong job then customer representative kasi nakakatulong siya sa pag-develop ko po na skills ko pa in English. Na-discover ko po yung Trabahanap.com through social media, and then nakita ko siya sa isang ad. Tapos parang na-encourage po ako na ibuksan yung link, and then nag-sign up lang po ako doon. And then ayun naman po. It's easy po kasi. Ayun. Kaya parang inano ko na po siya. Tinake ko na po yung advantage na meron po ako dun sa company. Since nung nag-apply po ako sa Trabahanap, nung nag-fill out po ako ng forms dun in terms po sa information ko, parang 1 week lang po after, meron na po tumatawag sa akin na job interviews. Tapos after 2 weeks or 1 week din po, ayun na po, na-interview na po ako sa Probe, and then natanggap na din po ako after. Ang nagbibigay po sa akin ng inspiration para po magpatuloy po sa work is yung lola ko din po, since tinitake ko po yung advantage na meron ako ngayon para maibalik po sa kanya lahat ng sacrifices po na binigay niya sa amin, sa akin, lalo na po sa akin. And then para po maibalik ko pa ng mas maaga po sa kanya yung mga bagay po na binigay niya sa akin. Kumbaga yung love po and service po sa akin.
naging malaking tulong po talaga yung trabahanap po para sa akin. Kasi since unang job ko po to, wala po talaga akong experience pa sa paghahanap po ng trabaho. And then alam ko po na mahirap po talaga maghanap ng trabaho, lalo na po pandemic. So yung trabahanap po, parang mas napadali niya na po na kahit nandito lang po ako sa bahay, is nakapag-apply po ako sa iba't ibang companies po. And then, natulungan niyo po ako kasi, ayun nga po, after 1 week, natanggap na din po ako agad. And then, nakatulong na po ako sa kanila. Sa mga gusto din po mag-work or working student, ang suggestion ko lang po is, gamitin niyo po yung trabahanap.com din po para makatulong po sa inyo sa paghanap po ng work ng mas mabilis and mas madali po, na hindi na kailangan lumabas ng bahay, na nasa bahay lang kayo, pwede na kayo maghanap din ng work. And then, eventually naman po, may kukontakt na din po agad. So, mas madali po talaga if sa trabahanap sila maghanap. Dapat po subukan talaga ng lahat po sa atin or iba po sa atin na naghahanap po ng work yung trabahanap, because napapadali niya po talaga yung way po ng paghahanap ng trabaho po. Lalo na po ngayon, pandemic po, parang mahirap po lumabas, mahirap po makipagpalaran sa labas para maghanap ng work. Papasalamat po ako sa trabahanap dahil sa age ko po na to, sobrang bata ko pa po para sa akin na nagkaroon po ako ng experience and nakapag-give back na din po ako sa family ko at this age. And then, mas marami po akong na-achieve ngayon, mas marami po akong na-experience, and then mas na-develop ko po yung sarili ko dahil din po sa trabahanap, sa help po na nabigay po nila sa akin through finding a job, a perfect job. Ang mga kwentong trabahero ay tunay na nagbigay ng makabuluang aral sa atin noong 2021. At ngayong bagong taon, abangan pa natin ang mga kwento na magbibigay inspirasyon sa ating lahat sa paghahanap ng trabaho. Pero hindi lamang po dyan nagtatapos ang ating pagbibigay ng tulong at inspirasyon. Noong 2021, abay na mahagi din po tayo ng mga smartphones sa ating mga online viewers para makatulong sa kanilang trabahanting journey. Isa po sa mga ito ay si Mary Joy Gonzalez. Ako nga po pala si Mary Joy Gonzalez, 36 years old, from RPS Construction and Maintenance Corporation as HR. Nakatanggap po ako ng regalo dahil sumali po ako sa career fair na dinaluhan ng aming kumpanya na RPS2 Construction and Maintenance Corporation sa isa sa mga live career fair noong December. Pero etong tanong ko sa inyo, mga trabahunters, saang website ba makikita ang job openings ng ating mga guest employers na ni-interview kanila? Ayun, sabi ni Mary Joy Gonzalez, ang sagot niya ay trabahanap.com. Yay! Tama po ang iyong kasagutan, Ma'am Mary Joy. At dahil dyan, meron po kayong early Christmas gift. Thank you so much, Ma'am Mary Joy. At meron po kaming regalo sa inyo, brand new smartphone. Ako ay masayang-masaya na nakatanggap ng regalo mula sa trabahanap. At ito ay malaking tulong sa akin para mas madali akong makakuha ng aplikante na maaaring mabigyan namin ng trabaho sa aming kumpanya. Nakatutulong ang trabahanap sa aming mga employer na makahanap ng tamang tao dahil sa mga pinupublish or pinapalabas sa TV online, katulad ng Kapamilya Live. Maraming salamat, Trabahanap, sa regalong ibinigay mo sa akin. And Merry Christmas and Happy New Year, and more power to your show. Isang karangalan sa Trabahanap na naging instrumento kami upang maibahagi mo ang iyong kwento, Patricia. At nakakatuwa rin malaman na nakatulong sa iyo, Mary Joy, ang munti naming regalo. Sa pagbabalik po natin, mga Trabahunters, abangan ang isa pang makabuluhang segment ng Trabahanap na kung saan nagbibigay tayo ng kaalaman at impormasyon na nakakatulong sa paghahanap ng trabaho ng bawat manonood.
Trauma Hunters, sa paghahanap ng trabaho, importanteng may kaalaman at diskarte. Sa simpleng paggawa ng resume at pagsagot ng interview, dapat wais ka. Mahalagang alam din po natin ang iba't ibang government benefits at programs na maaari po nating matanggap bilang empleyado. Kaya naman, noong nakaraang taon, nakipag-partner po ang Trabahanap sa iba't ibang local government agencies at HR groups para magbigay kaalaman. Halina't balikan po natin ang mga naibahagi po nating kaalaman at wais na tips sa Trabahenyo. Ngayong taon, sa tulong ng Trabahenyo, nalaman natin ang tamang paggawa ng resume. Simple lang ito, simple lang gawin, hindi kayo mo-overwhelm kasi step by step na natin pag-uusapan. Pero kahit simple, stand out naman ang resume ninyo. You should only put what is essential and relevant. Yung mga ibang palamuti, hindi na kailangan, ano, because ang dami-daming binabasang resume ng mga recruiter or hiring manager at malulus lang ang interest nila at attention kung ano-ano pa ang sinusulat ninyo sa resume. In writing a resume, all you have to remember is that there are 4 major parts of a resume. Ang una, of course, obviously, yung name section and yung contact information. Susunod ang summary of core skills, yung expertise ninyo, and qualifications. Susundan ito ng yung career history nyo or yung experience ninyo. Pero hindi to kwentong mahaba. Ang ilalagay lang natin doon ay inyong career history highlights and achievements lamang po. And this will end with your educational attainment and other certifications. So this is what I mean na very short, pero direct to the point, naglalaman lang ng mga very important information. And this will create a standout resume kasi ito yung mapapansin agad, I assure you. Natutunan rin natin paano maghanda para sa interview at sumagot ng tama. Yung interview tips ko, una, communicate. So, kapag in-invite ka for interview, confirm ka, at kung hindi ka pwede sa date and time na yun, sabihin mo, huwag yung hindi ka lang magre-reply, huwag ka mag-iwan sa area. And then, yung attire, kung may required attire ba? Kung wala namang required attire, ang safe na choice is may collar. Pwedeng polo shirt, pwedeng yung long sleeves na po. And then, appearance. So, mag-ayos ka rin para maganda yung impression mo dun sa interviewer. Then, eye contact. Maintain eye contact para komportable at suabe yung daloy ng interview. Clarify. So, kapag merong mga hindi ka naintindihan na tanong or hindi mo narinig na maayos yung tanong, paulit mo lang in a nice way. Next is be confident. Para komportable rin yung interviewer and ma-establish niya na maayos yung connection niyo during the interview. Be genuine. Makatotoo ka lang sa mga sagot mo, sa mga tunay na experience mo. And be yourself. Kung saan ka komportable, kung paano ka komportable sa pamamaraan ng interview, pwede mo naman siyang i-relay dun sa interview. So yun yung interview tips. At nadagdagan ang ating kaalaman tungkol sa mga programa ng iba't ibang government agencies. Ang BIR, o higit na kilala sa tawag na Bureau of Internal Revenue o Kawanihan ng Rentas and Tiendas. Ito ay isang sanghay ng Department of Finance. Pangunahing tungkol ito ay mangolekta ng buwis upang matustusan ang pangangailangan pinasyal ng pamahalaan at ng sambayang Pilipino at magpatupad ng batas ukol sa pagbubuwis. Mahalaga ang pagbayad ng buwis dahil ito ang nagsisilbing dugo na bumubuhay sa pamahalaan o ang tinatawag na lifeblood of the government. Hindi makapagpapatuloy ang mga proyekto ng pamahalaan kung walang buwis na gugugulin para sa pangangailangan ng pamahalaan. Bilang isang Pilipino, tungkulin natin na magbigay ng kontribusyon sangayon sa ating kinikita. Ang TESDA ay ang Technical Education and Skills Development Authority.
Siya ang nagsisilbi bilang training arm ng ating gobyerno tungkol sa TechBook o Technical and Vocational Education. Nagbibigay ang testa ng iba't ibang uri ng pagsasanay para sa ating mga kababayan na nagnanais na matuto ng mga skills o kaalaman na maaari niya magamit sa kanilang trabaho o pagninipon. Lahat ng training ng TESDA ay libre. Kasama na rin dito yung skills assessment na kailangan nilang gawin o kailangan nilang i-undertake pagkatapos ng kanilang training. Pagkatapos ng assessment at nakapasa sila dito, magkakaroon sila ng national certificate na kailangan nila sa pagtatrabaho. Pag-ibig sa atin, mainly it's love, pagmamahal. Pero para sa manggagawang Pilipino at sa ating mga trabahanters, ang pag-ibig ay pagtutulungan para sa kinabukasan, ikaw bilang manggagawa, bangko, industriya at gobyerno. Sa ilalim ng Republic Act 9679, lahat ng manggagawa na kumikita ng 1,000 ay dapat maging miyembro ng pondo. So, ibig sabihin po nito, lahat po ng mga regular na manggagawa na meron pong employer, kailangan maging miyembro, kasama po dito ang mga self-employed, overseas worker, pati po mga kasambahay. And sa ngayon, usong-uso ngayon, yung ating mga online sellers. TGEL po ay isang ahensya ng gobyerno na namamahala sa ating National Health Insurance Program or NHIP. Ang layunin po nito ay tulungan ang lahat ng Filipino sa gastusing medikal, lalo na sa oras ng pagkakasakit. Ang PhilHealth ay isang social health insurance kung saan lahat po ng miyembro ay tulong-tulong na nag-iipon para kung sino man ang mga ilangan ay mayroong mapagkukunan po sa pagbayad sa gastusin sa pagpapa-ospital. Ang Social Security ay isang proteksyon na binibigay ng gobyerno sa kanyang manggagawa sa pribadong sektor na nawalan ng kakayahang kumita dulot ng mga hindi inaasahang pangyayari gaya ng pagkakasakit, panganganak, pagkabalda, pagtanda o pagretiro, pagkamatay at imbolontaryong pagkahiwalay sa trabaho. So, basically ito po yung mga benepisyong matatanggap nyo kapag kayo ay isang miyembro ng Social Security System. Ang SSS po ay replacement of loss of income, ibig sabihin kapag ang isang manggagawa ay nawala ng kita sa kanyang mula sa kanyang trabaho, kami po ang magbibigay ng pansamantalang kita ninyo bilang kapalit nga ng kita ninyo. Ang dole po sa pangkalahatan, tatlo po ang mandato dito. Una, yung nabanggit ko na employment facilitation, mainly run by the Bureau of Local Employment. Pero yung dalawang mandato pa po na mahalaga para sa ating mga manggagawa ay yung pong social protection and welfare. At saka po yung i-ensure na ang atin pong labor and management relations ay mapayapa po. Mahalaga po ito sa ating mga manggagawang Pilipino at sa ating mga negosyante kasi gustuhin po natin na balansehin po yung mga interest ng ating mga Filipino workers at ng ating mga businessmen. At ngayong 2022, abangan ang mga iba pang matututunan, Trabahunters! Tulad po ng lagi naming binabanggit, ang trabahanap ay mas pinalawak, mas pinaganda, at mas pinalakas ang website. Kaya patuloy na pinapaganda at pinapadali po namin ang paggamit nito. Mas naging accessible po ito sa ating mga trabahunter dulot na rin ng pakikipag-ugnayan natin sa People Management Association of the Philippines or PMAP na tumutulong sa job hunters. My name is Gilberto Gatdula, or some would call me Gilbert in the industry. I am part of the Academe Industry Committee of the People Management Association of the Philippines as its Vice Chairman for 2021. Hi, Trabahunters! Daryl Texan po, Head of Product and Operations sa Trabahanap.com. The People Management Association of the Philippines, or as fondly called PMAP, ito po ay ang premier organization ng people managers and human resources practitioners nationwide. Kami po ang pinakamalaki in terms of network ng leadership and of HR reach. So ang ginagawa po namin during this pandemic and even before the pandemic is we capacitate people by providing webinars.
We also provide network to people managers, Luzon, Visayas, and Mindanao. So napakalaki at napakalawak po ng reach ng PMAP. Ang PMAP ay essential kay Trabahanap dahil ang partnership na ito ay proven na. Nagkaroon tayo ng 2021 ng job fair with them. Iniimbitahan din natin sila sa mga guestings sa Trabahanap Live, pati po sa Good Job. Si PMAP ay isa siyang established na organisasyon na tumutulong sa bawat Pilipino in terms of education, employment, pag meron tayong job fair. Sila po yung maraming companies no, na, or maraming employers tayong na-invite from the group para po makapag-provide na mas maraming trabaho kay Trabahanap.com. Importanteng-importante ang mga job search platforms gaya ng Trabahanap kasi not only does it provide a very wide reach and network sa ating mga trabahanters, it also provides convenience. Biruin mo yun at the comfort of your home, maaari ka na makahanap ng trabaho. So, yung digitalization na sinasabi natin or yung digital age, hindi na lang siya advent ngayon eh. It's really being exercised by people working. So, potentially, they are using this platform to find jobs and opportunities. So, I think it's also one of the good avenues na dapat maging aware lahat ng mga workforce, present and incoming. So, I think Trabahanap is one of the good job search platforms na pwede nating i-avail. Ang long-term plan ni Trabahanap ay unang-una, mas maparami or mas mapalawig pa yung ating reach, ano, yung ating nasasaku na naaabutan ng trabaho dito sa Pilipinas and abroad. Kasi bawat sulok ng Pilipino may bawat sulok ng mundo may Pilipino, so gusto natin siya matulungan na magkaroon ng trabaho. So yun una. Pangalawa po ay gusto nating dagdagan ang pwedeng magawa ng bawat Trabahanters sa pamamagitan ng Trabahanap.com. Pwede itong i-link sa mga trainings na makatulong sa pang-araw-araw o na trabaho ng bawat Pilipino. Pwede rin po itong gawan natin ng information drive para i-educate ang mga Pilipino na dapat malaman niya sa kanyang habang may work na siya, no? Para malaman kung, for example, paano ba nang nagagawa yung tax, ano yung benefit na makuha sa particular SSS, halimbawa, or pati sa PhilHealth, ano ba yung karapatan ko bilang empleyado. So, yung pong information drive, gusto natin maging way sa trabahan para po suportahan ito yung ganito, ang mga aplikante or kahit mga trabahanters natin. Pangatlo po ay gusto natin yung virtual career fair, no? Mas mapadali pa yung paghanap ng trabaho sa pamamagitan lang ng ating employers or partnership partners with agencies. Magkakaroon tayo ng virtual career fair every quarter or basta may need at may pangangailangan, sasali po tayo para mas marating natin ang bawat Pilipino na naghahanap ng trabaho. Especially po kahit pandemic, online muna. And then pag okay na, mag-on-ground na tayo. So, yun po yung ating general long-term plan. Initial plan pa lang yan. Marami po tayo mga aabangan pa sa trabahan, especially sa mga susunod na taon. I think we want to help everyone. Naalala ko yung tema ng PMAP this 2021. PMAP aimed to be on higher ground. Ibig sabihin, dahil masyado tayong nasadlak sa pandemya, ginusto nating bumangon at bumawi. And our advocacy in PMAP is to help our workforce and at the same time to be enabled with opportunities na gaya na napoprovide at na-advertise dito sa Trabahanap. So I think very beneficial talaga yung partnership nitong dalawa kasi it really helps our future workforce and at the same time to those who might want to shift yung careers nila. Syempre makikita nila, ito pala yung mga available job listings and job vacancies. So I think these two organizations really converged at such an opportune time because it allowed them to see na may opportunities, ito yung magne-network, ito yung mag-promote and mag-broadcast itong mga opportunities na to so that it goes to the right hands, it goes to the right people. Ito nga, yung mga na-displace ng pandemya. Gusto lang naman natin makapag-provide ng trabaho and at the same time makatulong, di ba? And at the end of the day, we just wanted to come back to our family and we just wanted to provide food for the table. So,
kami po sa aming committee, yun lang naman po ang gusto po namin. At siguro, I'm not speaking entirely for my organization, pero we want to provide help. At nagpapasalamat kami dahil Trabahanap enabled that. Trabo Hunters, sabay-sabay po nating salubungin ang bagong taon na punong-puno ng pag-asa at baunin po natin ang lahat ng mga aral na ating natutunan noong nakaraang taon. Punong-puno man po ng challenges, napatunayan po natin na kaya po nating mangibabaw sa hamon ng buhay basta tayo'y nagtutulungan. Nandito po ang Trabahanap na makakasama nyo ngayong bagong taon at patuloy pa rin po tayong tutulong sa inyong job hunting journey. Muli, ako po si Kalad Karen Davila. Maligayang bagong taon, mga Trabahunters! We would like to thank